time check 5:40 na nung umaga. So nag-meet up kami kanina mga bandang 4 AM sa may Capitol ng Lawag. And hello, nandito na tayo ngayon sa Pusugin Sentro. Yan, so sentro na tayo ng Pusugin, na dadaan lang tayo ng 7-Eleven tapos magmimerienda. Natin magkape sa may bakery na kasi wala tayong kape kanina sa may 7-Eleven Pasukin. And ayun, nasasabay sa atin yung mga taga Team Subic, tropa to ni Kenneth saka ni Joshua. So sasabay sila ngayon sa atin. Yung ruta pala natin ngayon is punta tayo ng Dumalneg. So sa may part yun ng papuntang Pagudpud. Yan, and palista kami ngayon sa Pasukin. Kasama natin yung sa the usuals, ayan, si Dennis at si Mang Sherwin, and yung team Sulinic Mountain Bikers, si Sir Alwin at si Sir Edison, and yung tatlong kabataan na galing team Subic. So ayan, ito yung grupong sasamahan natin puntang Dumalneg. Bukan natin umahon ngayon doon. Hindi ko lang alam kung makakaahon tayo doon sa may pinakamatirik na part niya o yung mga first part ng ahon, kasi ayan o, yung gearing natin ngayon, yung chainring ko, naka 38 na oval ako. So, ewan ko lang ah. Kasi yung cogs ko naman is 1140. So, pahirapan sa ahon talaga mga to. Kitang kita na yung dagat dito. So malapit na tayo pumasok ng Burgos. And ayan, time check, alas 6 pa lang ng umaga. So Burgos na tayo. So Payas Elementary School, Burgos na to. So konting kilometers na lang, malapit na natin makita yung Burgos Lighthouse ulit. So ayan, medyo umaga na, 6:30 ang oras. And ayan, nauna kami tatlo dahil medyo kumarga tong dalaw eh. Kaya sinundan ko. So ayan na yung lighthouse. Abang, ganda ng background niya. Sa likod yung init ng araw, sikat niya. Dagat na naman! Ganda. Payapa yung alon, so parang sarap maligo. May Burgos na plaza, so sentro. Merienda lang kami saglit dito, then naalis na rin siguro. So ayun, pahinga lang kasi medyo gutom na, gutom sa kapagod. A few moments later. Yun, so paalis na kami ng plaza ng Burgos. So next town, Bangina. Pero diretso na siguro to hanggang sa makarating kami ng Dumalneg. So time check, 7:30 na. Ayan, and pilitin ng makarating ng Dumalneg ng maaga kasi mahirap ng umahon mamaya. Masyadong mainit, walang lilim dun. Sa Capitol kanina, nakaka 49 na tayo, 49 kilometers. And next town pa lang natin, punta na ng Bangi. Tapos malapit na tayo nun sa ano, sa Dumalneg. Then yung arko ng Pagudpud. Arko na tayo ng Bakara. Ay, Bakara, Bangi. Alas pag na. Town proper ng Bangi. So
kapapasok lang natin ng town proper ng Bangi. So, konting kilometers na lang, nasa pasokan na tayo ng Tumaldig. Malalawag, nakaka 65 kilometers na tayo, going 66. So, ayan. Konting kilometers na lang, nasa Tumaldig na tayo. So, 66 kilometers from Lawag. So, nandito na kami sa papasok ng Dumalneg. Ayan, dyan na lang. Malapit na. Then, regroup lang kami kasi yung iba naiiwan, yung mga bata. Medyo mahaba-haba din kasi yung kilometers magmula Lawag hanggang dito. Kaya, tama lang na yung iba, medyo malalaspag. Yun lang yung hirap dito sa may Dumalneg, lalo kung galing ka pa ng Lawag. So, ito yung municipality ng Dumalneg. So, dito yung papasok. Ayan, dito pa. Diretso to hanggang doon sa may Ahon. So, mula Lawag hanggang dito sa may municipality ng Dumalneg, nakaka 68 na tayo, going 69. So, yun yung itatravel mo bago ka umahon dito sa may Dumalneg. Kaya, grabe. Pahirapan talaga. Kailangan pa nating mag-travel ng mga 69 kilometers mula Lawag hanggang dito sa Dumalneg bago ka umakyat doon sa may Ahon. So, grabe, nakakalaspag talaga. Sa ganitong oras, 8:30 pa lang, grabe na init. Medyo masakit na sa balat and yun, kakahingal masyado na. Pero hindi bale, spinin na lang natin. Kung hindi kaya talaga, kung tutukod, papahinga, bababa tayo. Pa lang ng town hall ng Dumalneg. Yung umpisa niya puro Ahon na. Hindi pa tayo nag-start doon sa main na Ahon papuntang Kibel. Kaya ayun, spin lang muna at medyo matitirik yung Ahon doon. Medyo matitindi talaga. Nakita naman yung mga kabundukan dito sa may part na ng Dumalneg. Grabe, tataas, ang gaganda. So dito na kayo magbabayad pala. Dati doon pa sa may Ahon pa doon. Diretso doon banda. Ngayon dito na. So dito na kami magbabayad sa kayong ticket din. So tapos na kaming magbayad. 20 pesos ang entrance daw kanina. So ayun, nakabayad na kami. Yun, Ahon na. Dito na mag-uumpisa yung kalbaryo ng buhay na naman namin. So second time namin ni Dennis na umahon dito. Kasi Dennis, oh, ganado pa. So first time iakit yung 27.5 niya saka naka 38 na chainring. So good luck din sa kanya. Good luck sa amin lahat. Para na kaya ang Team Sulinek. Dalawa lang kami. Mga tanda. Ito na, official. Umpisa ng Ahon dito sa may Dumalneg papuntang Kibel. Kibel. Hindi Kibel. Nako. Sayang, hindi ko dala yung chest mount ko. Saka yung action cam. Kaya cellphone muna ginagamit ko. Susunod na yung medyo matirik-tirik na Ahon. Sir Alwin Bona. Ito na yung kalbato namin. Ayan mga talo. Grabe. Tirik agad. First part pa lang yan. Pahinga. Mila Sir Alwin. Isang Subeg. Tapos si Mang Sherwin. Saka si Sir Edison. Umahon pa. Grabe. Ang lalaspag sa'yo dito yung init ng araw. Kasi gano'ng sabi, saka wala pang ang hangin. Yung Ahon ni walang ganong lilim. Kaya grabe. Bugbog sarado ka sa init dito. So time check. 9:10. Ah! Sir Edison. Ayan, Sir Edison ng Team Sulinek. Saka si Sir Alwin Buona, Team Sulinek. Si Mang Sherwin, Team Thunder, the usuals. Team Subeg. Patag. Ay, patag. Youngest boy.
So, larga na ulit. Konting pahinga lang din, ayan na naman, ahon na naman. So, dire-diretso tong ahon hanggang doon sa may unang view deck. Marami. So, medyo tapos na yung mga unang matirik na ahon. So, may susunod pa. So, malapit na tayo sa may unang view deck. Ah, grabe ang init. Pangalawang tukod. Wala, mahirap talaga. Tignan mo. Grabe ahon, tirik na tirik. Tapos walang lilim, ang init. Yan, rest muna. Then banat ulit. So yan, first view deck sa Napidad. Yan na yung unang view deck. So kami hapat na una. Team Subeg sa Team Thunder. The usual sila Dennis at si Ma Sherwin. Oh, grabe. Yung ibang gradient nung ahon, halos umabot ng 17% to 18%. Grabe. Tirik. Tapos ang taas na ng elevation natin. So, pag-ari ng Napidad, diretso ulit. Punta na tayo ng second na view deck. Sunset Sunrise View Deck. So, mas malapit yun sa Napidad. Kunting kembot lang, ando na tayo. Ito na. Next na view deck, Sunrise Sunset View Deck. So, may taas. Sige, sige yung kalata. So, diretso na lang tayo. So, pagtapos ng ano, so may sunrise sunset doon, diretso na tayo ng ahon. So, diretso lang dito. Diyan, ganda. Tapos makikita na natin yung pader. Pader papunta sa Kibel View Deck. Kibel View Deck. Yun. Oh, grabe, kapagod. Yung init, masyado ng ano, masakit. Kaya, yun, walang magagawa. Talagang tutukod tayo eh. Ayan, pagliko dito, kita na yung ahon. Yung pader. Ayan, oh. Ayun! Nandun sa may taas doon. Yung view deck sa Kibel. And ito yung pader na ahon. Takti, grabe. Ayan ako munti ka, madisgrasya eh. Ayan, oh, kita nyo sa sasakyan doon. Ayan, oh. Grabe, tirik. Ganito katirik yan. Oh. Nandito pa lang tayo. Di ba? Grabe. Oh, si Ma Sherwin. Ahon matatag. Nandukod. Hindi pa na 1/4. Grabe. Marami pa dun, oh. Okay, let's go. Pangalawang tukod. Grabe, konti na lang. Halos makalahati ko na. Medyo kalahati na. Grabe. Ang init. Saka ang hirap iakyat ng ano, 38 40. Yung quags ko kasi yung pinakamataas 40 lang. Tapos ako naka 38 na chainring. Yan, malapit na tayo sa taas. Konti na lang yan. Ito naman yung view dito sa taas. Grabe, ang ganda. Kitang-kita na yung pagudpod dito. Third tukod. Wala na talaga. Ayan na lang yung ano. Yung view deck ng Kibel. Konti na lang. Siguro dito na rin ako maghihintay sa kanila. Kasi dito may lilim na. Konti na lang din naman yan. Oh, grabe. Kapagod talaga. Team SMB. So, Linek Mountain Biker, si Sir Alvin. Ahon matatag. Pang team SMB si Sir Edison. Ayan, ahon matatag, lapit na. Makalimutan mo ang asawa mo. Ito na yung
Jewel View Deck. So nakakit na kami. Tuwin tayo na lang ng mga kasama, then na picture, ayun, picture dito. Tapos siguro papahinga, then na lulusong na. Ulit natin yung view dito sa may Dumalneg sa Jewel View Deck. So, itong view dito. Yan, puro bundok. So ito yung second time namin na umahon dito sa ano, Jewel. So meron pang diretso yung daan dito, ang ganda. Yan po yung hindi namin napupuntahan. So baka next time siguro. Yan. Ano yung the peak. The peak. Dito yan. Ito yung view dito sa may bandang kanan ko. So, kitang-kita yung kalsada doon, no? Yung dinaanan kanina. So, puro bundok. Grabe. Ganda. Tumawag pa litro! Redan! Tara! Nice one! Yan, kita-kits lang sa baba mamaya kasi hindi na ako makavideo, wala akong mount eh. So, doon na lang natin tuloy mamaya sa baba. So, nakababa na kami lahat, kompleto. At, awa ng Diyos, walang nadisgrasya sa atin habang lumulusong. So, yan, naingatan na rin natin yung unang lusong kanina na medyo matirik. At hindi na tayo nawala ng preno ngayon. So, safe na safe nung nakalusong. Kompleto kami, walang nangyaring masama. So ayun, papahinga lang ng konti, then hanap na kami ng pwede naming kainan kasi 11:30 na rin ang tanghali, gutom na rin kami. Ayun, so hanap lang kami ng makakainan, then ayun, go bike na ulit pa uwi. So nandito kami sa Paksiwan, dito sa may pangigit, sa harap to ng Eco Oil. Ayun na kami kakain. Finish na. So ito yung mga paksiw dito sa may Banggi. Bale dito na kami kakain ni Dennis. Mauna na kami kasi pati sa uwi kami mauna eh. Yun, so tapos na kami kumain doon sa may paksiw ang kanina. So diretso lang uwi. Isang ahon na lang yung sa may ahon sa Baruyen. Then diretso na hanggang Luwag. So yun, dito ko na rin natapusin itong vlog mga tol. And thank you sa pagsama sa amin. So ayun na, masaya kasi kahit pa paano nagkasama-sama ulit kami nila Mang Sherwin. At saka ayun, sayang wala si Kuya Jason kasi nag-cancel siya kahapon. May trabaho daw kaya ayun na hindi natin nakasama. So enjoy naman at least nakasama natin yung Team Subeg and yung Team Sulinik Bikers. And ayun, maganda, masaya. So kahit nakakapagod at least enjoy naman yung ride. And ayun, so dito ko na tatapusin yung vlog mga tol. And thank you sa pagsama sa amin. Kaming dalawa ni Dennis, mauna na umuwi. Woo! Ayun na. Yun, so kita-kits sa susunod na vlog. And ride safe.